mukhang inaabutan siya ngayon ng chang ng cards. At hindi lumalabas yung kanyang pang-blackmail. Hindi niya mailipat yung kanya hanggang sa damatay na lang siya. Datos Origins TV. Hello, hello mga kabatak nating mga kapararas at mga spectractions. We have something special and something different for you today, ano? At ang ating subscriber submission for today ay si ATP. At kakaiba ang kanyang team na sinamit ngayon, ano? Now I know maraming ang nasusuklam sa jumping lesson. That's me included, ano? Kasi napakahirap nilang talunin. And the thing is, kapag nabanatan ka ng lason, there's practically no way around it, ano? Pwede na lang kung ikaw ay merong blackmail kung saan pwede mong ipasa yan, or kung meron kang mga kuan, ano? Meron kang pang dispel, right? Okay, or disenchant. Now, here's the thing. Kailangan nating buksan ang ating mga isipan today and panoorin natin ang perspective naman ng isang jumping lason kung paano sila lumalaban, ano? All right, so let's give our stage to ATP's jumping lason, ano? Okay, so tignan natin ito at malapit-lapit nang matapos itong laban na to. By the way, ang kalaban niya rito ay si Vandong 14, ano? Vandong 14. Pati ang team name niya, Vandong number 14. So mukhang mahal na mahal niya ang kanyang pangalan, ano? Anyway, let's see. At mukhang neck and neck pa rin ang laban na ito, no? Dahil tingnan mo, kahit nag-iisa na lang ang kuan, ang aksi ni ATP, no? Pero marami ng laso nang nailagay niya, and I think pretty much this one is dead dahil mauna si ATP. And pow! Wasak ang mukha niya doon. Nice. Okay, next up naman si Rongel Laptop, no? Rongel Laptop and new team ang kanyang team name. Obvious naman, new team. Okay, so baka tinetesting ni Rongel etong kanyang laptop at gamit ang kanyang new team. Okay, so tignan natin, ano? So is looking at yung team ni ATP rito, itong composition nito is it's your standard poison team, ano? Pero ang kakaiba sa kanya, yung kanyang smart shooter ay reptile, and then yung kanyang backline o yung kanyang kanyang sneaky bastard na yan ay kuan dusk, ano? Now mas common kung nakikita na yung smart shooter ang dusk, right? But in this case, it's the other way around, ano? So medyo, I guess, merong konting iba sa gameplay. Maaring may iba sa gameplay ni ATP rito. Dahil hindi siya yung standard na jumping lason, ano? Okay, so tingnan natin. Wow, ang bilis, ano? Deadpool kaagad yung front and back. And then dito, mukhang wala na, tapos na ito. Uy, na-demoralize na at sumuko na yung isda. Okay, so ang bilis nun, ha. Next up naman, si Zed Shani 2. Ang pangalan ng player at ang team name niya ay Bagaag na may stun, ano? Okay, I had to look up kung ano ibig sabihin ng Bagaag. I had a feeling kung ano yon, but I wasn't so sure. But it turns out, it means thick, no? Or makapal. Makapal na may stun. Okay, tingnan natin kung gaano kapal itong pang-stun ni Bagaag. At mukhang Terminator Beast combo ang hawak niya, no? And then yung kanyang plant sa harap, merong pang-heal. So tingnan natin. Which is ang masasabi ko dito sa team na ito, no? Yari sila sa poison. Kasi etong magandang pang-counter, eto yung sasabihin ko sa inyo, magandang pang-counter sa mga healing bading ang poison. Kasi you know what, kahit na sila ay merong pang-heal, the thing is, yan na nga sinasabi ko, sumuko din kaagad ang maaga na demoralize ni Bagaag, ano? Kasi nga alam niya, tapos na yung laban. So kahit meron pa siyang heal, but pag naipunan siya, naipunan ng poison, mamamatay at mamamatay sila, no? Okay, so next up naman, wow, grabe, ang bilis sa ika-apat na laban na si Dordo naman. At Team Shesh naman ang kanyang agamit dito, no? At it's a bird, fish, and plant combo naman ang hawak niya. Okay, so
mukhang binackline kill niya ang kuan, backline ni ATT dito, pero hindi niya na tempuan ng maayos at na-timingan siya ng shield, ano. So nagpalitan lang silang dalawang backline killer at nalagyan ng lason yung bird. Na ito yung sinasabi ko, no, etong ibon na ito, meron siyang pang counter sa lason, which is yung kanyang blackmail, right? Pero mukhang inaabutan siya ngayon ng chang ng cards at hindi lumalabas yung kanyang pang blackmail. Hindi niya mailipat yung kanya hanggang sa namatay na lang siya. Hindi niya talaga nailipat yung kanyang lason, ano. And then after that, eto, naku, libreng libre na si Kuan dito, si ATP, magtanim ng mga lason at magkuan, ano, patayin tong kalaban niya. Pero bumanat yung isda, malakas-lakas pa rin, ano, at unfortunately mapapatay na yung reptile, but that's okay kasi ngayon yung isda ng backline at niyari siya ng malakas na dalawang reptile cards galing kay ATP. Okay, so natin, at mukhang dito yun, tinalunan na naman, patay syempre yung harapan, and tapos din pati yung gitna. Nice win. Alright, next up naman si Leo Alvarez naman at ang kanyang team name ay Riri. Riri. Okay, so tingnan natin. Mukhang may pang discard ability ang mga Axie netong si Leo, no? At at hindi lang yun. So meron palang shooting song yung kanyang backline. At dito yan, lumabas na ang mga cards ni Kwan, ni ATP. At tingnan nyo, no, hindi, eto, napapansin ko, no, for some reason hindi masyadong lumalabas ng madalas yung smart shot dito sa reptile niya, no. Pero kapag ka, at least ako from my experience, ano, kapag ka ang nakakalabang ko is mga jumping lason, usually unang-unang tumitira yung merong smart shot. But then again, it might be because yung team na ginagamit ko kasi is yung Shrimpinator Terminator combo. And probably pine-prevent niya kasi yung Shrimpinator makapag-jump. That's why ang lagi kong na-experience, unang tumitira yung merong smart shot, ano. Okay, so tingnan natin dito. Na itong maganda rito, no, kasi reptile ang midline ni ATP. So yung mga atake nitong mga isda, hindi sila ganun ka-effective laban sa reptile, ano. It's the other way around. But nakapag-last stand pa siya rito. At unfortunately, na-waste yung kanyang card kasi nauna yung kanyang dust doon, ano. Alright, but that's okay kasi dito one-on-one na sila and may poison na ang isda at malambot-lambot na rin, ano. Yun lang, dahil wala nang kakombo yung garish worm niya, hindi na siya makakapagdagdag ng any poison at this point, ano. But you know what? Oh my goodness, nakapag-maximize pa ng double lam yung isda. But nevertheless, pow! Tapos siya doon sa surprise invasion. Nice. Okay, so next naman, si Xavier naman. Wow, si Professor Xavier, di ko kalahin, naglalaro pala nito. At ang team niya ay Team Alakdan. Oh my goodness. Ngayon ko lang uli narinig itong salitang ito, no? Pero ang ibig sabihin ng Alakdan ay Scorpion. Now, here's the thing, guys. Yung Alakdan na yan, sa totoo lang, narinig ko lang yan, ano? Dahil sa, it's either from a movie or a TV show, ano? Yang Alakdan. It's not common kasi, no? It's not very common sa Pilipinas. So, how many of you guys know of this word, ah? Comment down below kung ilan sa inyo nakakaalam dito sa salitang ito. Okay, anyway, let's go back to this match. Mukhang maagang napatay ang plant ni ATP rito at nagbayad ng malala ang beast nung kalaban, no, nung inatake niya at nakatamo siya ng walong poison doon. Okay, so, excuse me. Okay, at wow, hinayupak dead ball at 1v3. Oh my goodness, what a surprise thing, ano. At nag 1v3 dito ang jumping lasso ni ATP. Pero tingnan natin, medyo delikado siya kasi siya ay dusk at malakas-lakas ang fish laban sa dusk. Ang ganda ng timing, double kill kagad dahil din sa poison na tinanim niya, no. And then dito, yan,
wala siyang masyadong magamit, kaya yung kanyang jump at saka yung kuan ang ginamit niya, no? But I guess in a way tatargetin niya sana yung beast nung kalaban niya, pero hindi na nangyari. And dito, wow, what a turn around, ano, nagawa niyang paikutin ang laban at saktong sakto patay ang isda, hinayubak. Okay, last game na natin ito for this video, at si Krishik naman ang kalaban niya, at ang team name ni Krishik ay Team Krishik 007. Hinayupak, parang si James Bond lang, ano, may 007 ba siya. At Beast Bird combo naman ang hawak niya, no? Pero yung kanyang bird, wala siyang blackmail. Yun ang maganda rito, walang blackmail itong bird na to, kaya hindi niya maililipat ang lason once na mataniman siya ng lason, ano? Okay, so ayan na, at nagtamo na ng malaking damage ang frontline, pero kapalit nun nakapaglagay naman siya ng poison doon sa plant nung kalaban niya, no? So dito babanat na nang sabay ang kanyang mid and ang kanyang back. Now here's the thing, ano, yung Jinx nung Evo na yan, walang kwenta yan dito, kasi yari siya at nayari talaga siya nung reptile cards at saka ng kuan. Uy, dead ball. Oh my goodness, nice kill. Bilang na bilang at sukat na sukat yung kill na yun, ano. And then dito saktong-sakto itong here's the thing, ano, once na nakapatay na ng isang Axie ang poison team, kahit sino pa yung nasa mid o yung nasa back, pwede nang pagtulok. Wow, hinayupak, what a win, ang bilis, grabe. So I hope nag-enjoy kayo dito sa maiksing video na ito, and if you did, please hit that like button, ano. I myself hindi ko inaasahan ito, but grabe, matindi, makademoralize talaga ang poison team, ano. Now kung kayo naman ay bago, huwag kayong masuklam sa channel natin, and i-hit nyo yung subscribe button, ano. Now abangan nyo in the next coming week, meron uling jumping lesson submission si ATP, no, which is if we feature natin next week. So tingnan uli natin kung mare-replicate niya ba etong nangyari dito, at wow, ang bibilis sumuko ng mga kalaban, ano. Alright, so with all that, I will see you in the next battle.